Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Sa ating banal na misa, alalahanin natin ang ating mga personal na intensyon. At gayon din po, isama po natin sa ating banal na misa ang ating mga kaparian na ngayon ay sila ay nagninilay para sa kanilang misyon bilang isang pari ng ating Archdiocese. Simulan ng ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagpapagayos ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga mapagkumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, noong ako'y isilang niya, bakit kaya ako ay ipinaghele pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan, sana tahimik na ako tulad ng pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang,
parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkos, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaim, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit na akong malibing. Kabilang na ako niyong malapit na sa hukay ilagak, ang aking katulad ay ang mahina na ubos ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay, animoy nasawi, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa mga kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito ay sa aking nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Na makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumas sa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po muli, Father. Kung titignan po natin at narinig po natin sa Ebanghelyo, napakagandang pong pagnilayan ang hamon po para sa atin ng Ebanghelyo. Kung titignan po natin, mga kapatid, alam po natin na meron po tayong minsan ay madali tayong mag-init ang ulo. Gaya po
ni Santiago at Juan, no? They decide, no? Tinanong nila si Jesus kung magpapadala ng apoy, no? Minsan ay ganito po tayo, mga kapatid. We just only decide, lalong-lalo na sa ating mga emosyon. Kaya minsan, anong nangyayari sa atin? Napapahamak tayo. No? Maling desisyon po minsan ang nangyayari sa atin kung minsan ang ating emosyon ang ating ginagamit. Pero ngayon, mga kapatid, gaya po ng ating ipinagdiriwang na santa, ni Santa Teresa ng Batang Jesus, tinuturuan po tayo na magkaroon ng mapagkumbaba. Kung tayo ay marunong magpakumbaba, mga kapatid, madali po tayong makinig kung ano ang nararamdaman ng ating kapwa. No? Si Santa Teresa ng Batang Jesus, kilala sa salitang little way. No? Isang bagay kung saan tinuturuan po tayo ng ating santa na magkaroon ng kababaang loob. O sinasabing isang simpleng pamamaraan na lahat ng ating ginagawa ay may pagmamahal. Little way. Na lagi pong sinasabi po ni Santa Teresa na remember that nothing is a small in the eyes of God. Do all that you do with love. No? Lahat ng ating ginagawa na sana po may kasamang pagmamahal. Kung ang dalawang apostol ng ating Panginoong Hesukristo, if they have love in their hearts, siguro hindi sila makakapag-isip ng ganoon. No? Kaya mga kapatid, sa tagpo ng ating buhay, sa mga nangyayari sa ating paligid, na sana lahat ng ating mga desisyon ay may pagmamahal. Sapagkat kung walang halong pagmamahal yan, marahil kanino tayo tutungo sa maling sa mali. No? Halimbawa po sa mag-asawa. No? Bakit nga po nagkakaroon ng hiwalayan? Kasi hindi po sila marunong magpakumbaba. No? Bakit mayroong pag-aaway? Kasi hindi sila marunong makinig. Kaya tinuturuan po tayo ni Santa Teresa na magkaroon tayo ng kababaang loob para tayo ay matutong makinig. Sapagkat ang salitang pagpapakumbaba, ayan ay patungo sa kabanalan. No? Gaya ni Jesus, alam po natin na kahit na siya po nagpakumbaba, niyakap niya ang cross sapagkat yun ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. No? Kung titingnan niyo po ang cross na iyan, may horizontal at vertical. Yan ay tanda po ng connection natin, ang pataas na yung horizontal o vertical, yan ay connection natin, relasyon natin sa Diyos. Yung horizontal, mga kapatid, yan ay connection natin sa ating kapwa. No? Kung niyayakat po natin ang cross ng ating Panginoong Hesukristo, we understand the life of love. No? Kaya mga kapatid, na sana sa ating pagdiriwang ngayong linggo, ngayong araw na ito, ng kapistahan ng ating santang si Santa Teresa ng Batang Jesus, maunawaan po natin ang kalagahan ng pagpapakumbaba sa ating mga puso. Sapagkat kung meron po tayo kababaang puso, ay marahil maiintindihan po natin ang ating kapwa. Madali natin silang maintindihan. Hindi gaya po ng dalawang apostol na walan at madaling nag-init ang kanilang ulo sapagkat hindi nila naunawaan ang sinabi ni Jesus. Na sana po sa araw na ito, sa Ebanghelyo na itinuturo po sa atin ngayon, maunawaan po natin ang pang-araw-araw nating paglalakbay dito sa mundong ito. Paglalakbay kung saan tinuturuan po tayo ng kababaang loob na yan ay patungo sa kabutihan at patungo sa kabanalan. Nayakapin mo po natin ang lahat ng ating mga crosses. No? Cross kung saan tinuturuan po tayong makinig at magmahal. Ngunit ano po yung hamon po para sa atin ng Ebanghelyo?
No? Ang hamon po para sa atin ng Ebanghelyo at ng ating pagdiriwang, handa ka bang makinig sa iyong kapwa upang sila ay turuan sa pagmamahal ng ating Panginoon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa pagpapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon, si Santa Teresita ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo."
Gayun din naman, no matapos sangapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagaw namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kaninis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin nagpupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagbalik sa aming Jesucristo. Sapagkat iyo ang at ang kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang tambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsediocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Alinin
tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masiding nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin ang kawan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaysa, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikaapat, ngayong Sabado, ikalima ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabing dalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdadalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ng bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo na makapalaing Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayaking taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.